So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, another update or patungkol na naman ito kay Mayor Alice Gu. Ano? So, parang may camera or CCTV at ito. So, yan yung manonorin. Na-curious lang ako, men. So, meron na itong pamagat na yari ka, huli ka sa camera, Alice Gu issue. Part 2 na pala ito. Nasaan yung part 1? So, yan yung panonorin natin, men. Mula ang videong ito kay Ask Teacher Popong sa supportahan. Yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng videong ito, Yari Ka, Huli sa Camera. Plus, Part 2, Alice Gu Issue. Viral siya, men, 539,000 views. So, marami talagang curious sa mayorang ito. Ano? Sana naman masakutin na itong mga to kasi wala eh. Nakakainis na silang panoorin dyan sa Senado. Eh. So, yun, again, like, comment, share, subscribe. Start. Mga kapopong, kumusta? Actually, noong nagre-re... Ulit. Well, mga kapopong, kumusta? Actually, noong nagre-research kasi ako ng mga impormasyon patungkol dyan sa mayor na yan, ay meron akong isang comment na nabasa. Na isang comment na mukhang galing naman sa isang Filipino maka-China. Well, sinabi lang naman niya na ang patung... Filipino maka-China. So in short, pro-China. All sa mga issues regarding sa mga espiya ng China dito sa Pilipinas eh, wala naman daw talaga nakatotohanan. Mm-hmm. Well, mukhang kailangan ko pa yata na dagdagan itong mga ebidensya para makumbinsi itong mga pro-China na ito sa kung ano talaga ang gawain ng gobyerno ng China patungkol sa mga espiya nila na nasa maraming bansa sa mundo. Example na nga itong si Shui Hua Peng, o tawagin na lang natin siyang Peng. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, si ay Peng. Itong si Peng ay isang Chinese na nakapagtapos ng engineering sa China at naging naturalized US citizen. Yet, diba? Minamaliit nila masyado, man. Wait lang ha. Minamaliit nila masyado yung mga espiya ng China. Men, mga edukado yung mga espiya ng China. Kaya nga dito, yung mga ipinasok na Chinese student dito, pinangangambahan sila kasi yung iba, bumibili ng, binibili yung diploma ata yun or pati masteral nga eh. Binabayaran. So, isipin nyo na lang guys, if ever na, halimbawa nakapasok sila dito, tapos binibili lang nila yung mga, tawag dyan eh, binibili lang nila yung mga diploma ba? Isipin nyo na lang guys, if ever na nakabili sila ng diploma. So, in short, nagkaroon sila ng shortcut para magkaroon ng degree. So, ngayon na meron na silang degree, anong susunod na gagawin ng mga yan? E di syempre, mag-a-apply sa mga ahensya ng gobyerno natin. Which is, mag-fit sila kasi nga, meron na sila mga degree. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, mahilig tayo sa degree. Diba? Isipin nyo na lang yung iba guys na binibilan nila yung diploma or degree nila. Tapos, nasa gobyerno na sila. Nasa loob na sila. Diba? Nakakatakot yun. Mga kapopong isang Chinese na nabiyayaan na maging US citizen. Pero yun nga lang, dahil na-discover kasi ng gobyerno ng Amerika, na ito palang si Peng eh, merong ginagawang hindi ka nais-nais sa gobyerno ng US. Mm-hmm. At alam nyo ba kung ano yon? Well, yun lang naman eh, pinaniniwalaan o di umano ay itong si Peng, ang isa sa mga inutusan ng China para magbayad sa ilang agents sa Amerika, na mga yan. Agent naman ng US na merong access sa ilang mahahalagang documents na pinakatinatago-tago ng gobyerno ng Amerika. Pero buti na lang, dahil nabisto naman itong gawain ni Peng ng US government. At upang patunayan nga itong gawain ni Peng, ay nag-set up ang Amerika ng isang hidden camera sa isang kwarto para makita ang proseso ng kanyang gawain. Well, basically, grabe no, parang mga nasa movie lang, men. Mag-iiwan ng pera itong si Peng sa kwarto, na kung hindi ako nagkakamali ay halos $20,000, na pera naman upang ibayad doon sa agent na magbebenta sa kanya ng isang SD card na merong US documents. Grabe. At kapag napasakamay na ni Peng itong SD card na ito eh, siya naman ang magpapadala o magdadala ng personal nito papunta sa China. At ayon sa balita, yan yung isa sa problema kung bakit nagdi-disagree ako na yung mga espiya dito sa Pilipinas, ipapadeport lang. Kasi parang naghahatid lang din tayo ng ano min, ng information dun. Dapat dito na mabulok yung mga yan eh. Or ano ba, bitayin? Ay nakagastos na ng halos $70,000 itong si Peng para lamang sa mga US documents na ipinapadala naman niya sa China. Grabe. At sino ang nag-utos at nagbigay ng pera kay Peng upang gawin yan? Sino yan? Well, sa malamang, ay meron ka ng idea sa kung sino ang nag-utos kay Peng upang gawin yan. At ano yan? Ang update kay Peng? Well, actually, nahuli na siya ng gobyerno ng Amerika. Well, kaya't kung sa Amerika eh, nangyayari ang operation na yan, na kung saan ay merong inuutusang mga Chinese na manghimasok sa gobyerno ng ilang bansa sa mundo, eh what more pa kaya dito sa Pilipinas? Boom, tama. Diba? Nagawa nga ng China yan sa Amerika na mahigpit sila sa seguridad ng bansa nila.
paano na lang kaya dito sa Pilipinas na yung ibang mga kapwa Pilipino natin dito mukhang pera. Diba? My goodness. Sabi nating parang medyo may kaluwagan, diba? Well, kaya't huwag na kayong magtaka ngayon sa kung bakit merong ilang senador dito sa Pilipinas ang hindi mapakali dahil sa ilang Chinese na pinaghihinala ang merong koneksyon sa gobyerno ng China. Well, anyway, dumako na tayo sa next topic. Well, gaya nga ng sinabi ko noong isang araw, ay actually wala naman talagang masama kung ang apelyido ng isang businessman o politiko dito sa Pilipinas eh. Chinese ang mga apelyido nila. Tama. Pero ang problema kasi ngayon, sa kung bakit maraming mga Filipino ang medyo tagilid patungkol dyan sa mayor na yan, ay alam nyo naman siguro kasi ang ginagawa ng China ngayon sa West Philippine Sea. Yes, mga kapopong, yung emosyon nga ng mga Filipino patungkol dyan sa ginagawa ng China na yan. Kaya nga eh, minsan na iinis ako sa mga pro-China men kasi yun, parang pinagtatanggol nila si Mayor Alice Guna. Kawawa naman, binubuli-buli nyo yung mayor na yan para lang may mapagbuntunan talaga kayo ng ano, whatsoever. Pero di talaga nila naisip men na what if talaga, meron talaga siyang threat, di ba? Patunayan lang talaga ni Mayor Alice Gumen na malinis siya din. Tapos, ikaso wala eh. Di ba? Yun yung problema. Nasa sa kanya yung problema kasi hindi niya kayang patunayan. Ngayon, yung tatay niya, iharap niya dyan. Kung hindi harap yung tatay niya, mas guilty yun. Di ba? Mas lumaki dahil naman dito sa issue sa mayor na ito. Pero ang malaking tanong eh, ano nga ba talaga ang problema sa politiko na ito? Well, basically dalawa kasi yan. Una ay ang patungkol doon sa Pogo, na malapit pa mismo sa munisipyo nila. Yan. At pangalawa eh, yung mismong background nitong mayor na ito. Actually, isa lang sana ang problema nitong politiko na ito. Pero noong binuklat ni Nariza at Sherwin yung background nito, dumami, ay mukhang pati ang posisyon yata nito sa ating gobyerno eh. Mukhang medyo alanganin na sa ngayon. Nako. At yung lagi niyang sinasabi na Your Honor, hindi ko po maalala, ay parang based doon sa mga tanong sa kanya eh. Parang imposible naman talagang hindi niya yun maalala. Taktik yun. Para sa akin, taktik yun. Kayo ba? Anong tingin nyo doon sa Your Honor, hindi ko maalala? Para nagpi-play safe lang siya, di ba? Ikaw ang tatanungin ko ngayon, Kapopong. Ilang taon ka nung naaalala mo yung pinakabata mong memorya? Well, kung Ako, kindergarten. Kinder 2 ata, yun. Kumain kami ng mga kaklasiko sa puno ng niyog. Doon, kumakain kami ng wafer. Yun lang yung naalala ko. Kuli ko na yung naalala. Tapos nung hinatid ako ng mama ko, kindera yun ha, hinatid ako ng mama ko. Tapos pagkatapos niyang hinatid sa school, susunod naman ako sa kanya pauwi. Tapos babalik naman yung mama ko, magdadala siya ng kahoy. Tapos susunod naman ako pauwi. Minsan mas nauna pa nga akong makauwi sa bahay kaysa sa mama ko na siyang naghahatid sa akin sa school. Yun lang yung last memory ko ha, na pinakabata ko talaga. Mga I think, nakalimutan ko na kung ano yun. 4? 5? Whatsoever. Basta something like that. Ako ang tatanungin nyo eh. Kahit noong 5 pa ako, ay still meron akong mga bagay na still naaalala ko pa rin hanggang sa ngayon. Diba? At para malimutan mo yung mga bagay na masasabi nating mga importanteng bagay rin sa buhay mo eh. Parang imposibleng ang mga yan ay hindi maalala nitong politiko na ito. Tama. Well, may point naman, di ba? O sinasabi niya lang ba itong mga katagang, Your Honor, hindi ko po maalala. Playing ito safe ba ay dahil isa ito sa mga strategy niya upang hindi saguting ang mga bagay na posibleng makapagpalala pa sa sitwasyon niya ngayon? Posible. Na remember mga kapopong ha, na doon pa lang sa helicopter issue eh. Talagang magtataka ka na dahil meron rin issue patungkol doon sa isang Chinese na wanted na pinaghahanap ng mga otoridad ngayon na hindi naman mahanap-hanap dahil daw palipat-lipat ito ng lugar gamit ang isang helicopter. Well, tingnan na lang natin itong future result ng investigasyon ni Nariza at Sherwin. Gumanon eh. Patungkol dyan sa helicopter na yan. Na ang tanong ko naman sa inyo eh, ano naman kaya ang result nitong investigasyon sa politiko na ito? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kaya rin mga So yun, again, mula kay Ask Teacher Popong. Supportahan nyo yan guys. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So yun, kita nyo naman yun men. Yun pala yun, di ba? Kita nyo yun. Huli sa camera. Chinese yun ha, na itinanim dun sa Amerika. Biruin mo men, gumasto sila ng pera para bumili ng informasyon dun sa Amerika. What more na lang dito sa Pilipinas, di ba? Alam naman na, like, men, bakit ba parang pinipigilan nyo itong investigation patungkol kay Alice Guo? Na alam naman natin na wala eh, parang lantaran nga yung mga pinagagawa niya eh. Na related talaga siya sa Pogo. Mga Chinese pa yung nag-ooperate.
Biruin nyo ha, may na-deport na tayo mga 100 plus Chinese. Do you think ginagawa doon dito ay nagpapakatinulang yung mga yun? Baka sila pa nga yung some kind nagli-leak ng mga information natin dito eh. Malala nyo, alam naman natin kung gaano talaga kagahaman yung tawag dyan, yung China ng information ng Pilipinas. Pati nga yung parang winner-top nila na audio nung high officials daw natin dito na about nga dun sa bagong deal or bagong agreement. Kinagat nga nila yun eh. Ito pa kayang mga ganito na posible silang magkakuha ng mga confidential information about sa bansa natin. Yun lang naman min eh. Need lang talaga nating some kind maging mausisa or yun, kahit magduda man lang tayo, di ba? Na, oh nga no, bakit kaya dumadami yung mga Chinese dito? Ngayon pa talaga na, tawag dyan, sobrang init ng tension natin sa West Philippine Sea. Bakit dun talaga sa Cagayan? Bakit malapit dun sa mga Edgar sites ng Amerika? Di ba? Bakit hindi or parang hinaharang na imbestigahan sa kamera yung mga estudyanteng yun ng kapwa din natin Pilipino? Bakit may mga pagharang? Diba? Gusto lang naman nating i-secure yung ano natin eh. Yung kaligtasan natin eh. Kaya nga yung mga expert guys, sabi talaga nila na need nating mas maging mausisa ngayon kasi nakakatakot yung papasok-pasok tayo ng mga Chinese dito dahil ba investor or dito nag-aaral, malaking tulong nila sa ekonomiya. Kasi pera-pera lang naman yan eh. Kasi ang bansa, kapag gusto talaga nila mag-espya, willing niyang gumastos ng malaki. Tapos tayo, papapasukin lang natin sila dito without doubting kasi nga nag-aaral lang naman. Diba? Tignan na lang natin yung ibang bansa guys kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Posible ding mangyari yan dito sa Pilipinas. Yun lang naman eh, kahit magduda lang tayo kahit papapano. So yun lang naman, again, ask Teacher Popong. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ask Teacher Popping, Filipino IC. Filipino IC is out.